kaibigan, buha tayo ng ano, ng saging at saka gabi. Gawin nating alternative feed sa mga hayop natin. Manok. So ito. Kunin natin ito. Malalaking saging ito, kinuha ko. Tapos yung every 10 to tubo, ito yung kinukuha ko. So hindi ito mauubos. Ito palagi yung kinukuha ko. Yan. Ilang araw naman yan, semana, tutubo din yan. Itong gagawin nating pagkain ng mga hayop, alternative. Yung mga dahon, pagkain natin sa kambing. Itong gabi. Ilang araw din, tutubo din ito. Kasi ito lang yung kinukuha natin. Yung bunga ng gabi at saka ugat. Nandun ba? Ito sila, maliliit pa. Nuhan ko na ito. So, doon tayo sa kabilang area. Grabe na ito, hindi ito mauubos. Every week, dito tayo kumukuha.
ito lang yung ano natin, tatanta din, pagkain sa, i-ferment natin ito, tapos pagkain sa hayop, kambing, lahat. Pero ito, itong dahon, ngayon, mamaya-maya, pagkain na natin ito sa kanding. Ito mga dahon. Pwede din ito natin ilagay sa manukan. Yung mga dahon. Ito, snacks nila. Halo natin ito sa molasses. Yan. After 2 days, 3 days or 4 days. So, pwede na ito natin ipakain sa mga manok natin. Ihalo natin yung ipa. Panang humay. Sira natin, nasisira na. Lagi tayong nagtatantan ng pagkain ng alternative, pagkain ng hayop natin, mga hayop. Yung tinatawag natin alternative. Pero sa amin, sa akin, hindi na ito alternative. Ito na talaga yung pinapakain ko sa mga manok ko. Para makatipid tayo ng feeds. Hindi ko naman ikiklaim na organic yung mga manok ko. Pero kayo na lang yung mag-isip kung anong tawag dito sa pagkain ng manok ko. Yan. Kasi umpili sa sisiyo na yung mga manok ko ang kinakain kahit na sisiyo, isang kilo ng 1,000 integra, isang kilo din ng bigas na mais or binlod. Yung maliliit na bigas, papalay. So yung pinapakain ko. After 1 month, 2 months, yung 1 month o 2 months na sisiyo, hinahaluan ko na ng itong klaseng pagkain na piniperment ko muna sa molasses. Then, once mabulok na ito, ito yung ihalo ko sa mga darak at saka binlod. Yan. Wala na talagang ibang pinapakain ko na feeds. So, sa iba, ang tinatawag nila nito, alternative pagkain ng mga hayop. Sa akin, hindi na. Hindi na ito alternative, kundi ito na talaga yung pinapakain ko. Yan. Marami naman itong makukuha natin sa paligid. Kasi itong gabi, nandoon lang yung ugat at saka laman nito. So ilang araw din, after kumuha tayo, tutubo na din yan. Kagaya din yan ng saging.
Okay. Ina. Okay, mga kaibigan. Ito na yung po yung ano natin. Tinatad ng mga forages. Tinatawag natin forages. Haluan natin ito ng sapaw. Yung pinagpuna ng coconut juice. Tapos, tinadry namin ito. Tinadry. Parang ano na ito, tawag ito ah. Kukramil. Ang bango-bango. So dry na ito. Ito yung haluwa natin. At pala na ginazer. Nandiyan natin ang molasses. Pala ni Nanong kay para kuan. Kalimutan man pag kwan katod tahay kayo na kumutnong no kayo. Pagyan natin yan ng molasses para pang-ferment. May na lang atong molasses nung. May na lang. Itong piso, dagko na. Dagko na. Kaon nyo nyo pa. Kaon na siya na yan eh. Oo. Okay, ganyan na nung. Ini ha? Ini kok masal ke arena. Ini ke sana, ke arena, ini Ini
Ito po, no? Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo, maging ang buhay ko'y hanggang para sa'yo. Di kita bibitawan. Please, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos namin. Salamat!